Hi guys, this is Iya and welcome to my channel. So, una sa lahat, syempre hindi pangalawa. Dahil una sa lahat, gusto ko muna magpasensya sa audio natin. Dahil isa lang po naman gamit natin today. And ito pa lang ang kauna-unahang YouTube video na i-upload ko sa aking YouTube channel. So, hindi pa tayo masyadong advance. Pero ang importante is naririnig niyo ako at hindi ko kayo naririnig. Pero ang importante masaya tayo. Okay. Pasensya na rin sa lighting kasi andun yung ilaw. So medyo nag-shadow siya sa aking mukha. So clear na lang natin. So for today's video is kita niyo naman sa title, di ba? Kung hindi niyo na rin itatanong, ako po ay nag-aaral sa Bulacan State University main campus at ako ay incoming second year college na. Share ko lang. Ang dami-dami ko pang sinasabi mo. So, umpisahan na natin ito. Ano nga ba yung mga kailangang gadalhin at yung mga preparations para sa inyong mga incoming freshmen ng Bulacan State University? Una, COR. Napaka-importanting dalhin ng Certificate of Recognition or COR lalo na sa first week ng pagpasok nyo sa school or sa university. Yan. Ganito po ang itsura ng COR. So, dito naka-indicate yung mga subjects ninyo, yung mga units or ilang units yung subject na yun, yung schedule, then yung name ng prof na magtuturo sa inyo ng subject na yun. So, bakit ba mahalaga tong dalhin? Dahil ito yung unang hihingin ng mga prof sa inyo. So, dapat dala-dala nyo to. Kasi, pipirma sila dito sa gilid ng pangalan nila. So, is para ma-certify na kayo talaga ay enrolled sa klase niya, enrolled dito sa university, at hindi kayo yung basta pumasok lang. So, napakahalaga nito. Wag na wag niyong kakalimutan sa first week ng inyong pagpasok. Okay. Pangalawa, index cards. So, kailangan may dala din kayong mga index card. 1/8, 1/4, 1/2. May 1 whole ba index card? Kasi 1/2 daw. So, ayun, kailangan nyo magdala ng maraming index card in any sizes dahil for sure, hihingin din yan sa inyo ng prof nyo. Doon ipapalagay yung pangalan ninyo, yung address ninyo, pati yung contact number ninyo. So, ginagamit yung index card na yun para sa attendance and para rin sa recitation. Sanay na tayo dyan dahil nung high school pa lang, ginagamit na yung index card na yan dyan bubunot kung sino yung magre-recite, kung sino yung mag-a-answer sa question ni ma'am. Diba? At kung gusto niyong dumami yung kaibigan, ramihan niyo na din yung index card niyo. Pangatlo, kailangan niyong magdala ng 1x1 and 2x2 pictures. Dahil may index card tayo, doon i-attach yung mga 1x1 and 2x2 pictures na yun. So, mahalaga din yun. Ngayon pa lang, magpa-develop na kayo, magpa-picture kayo ng formal, mas maganda kung formal pa. So, formal picture nyo para ready na kayo and prepare na kayo kung hingin man yun ng prof nyo. So, mas maganda, mas marami, mga 20 pieces per 1x1, tsaka 2x2, mga 20 pieces na yun. So, i-prepare nyo na hanggat maaga pa dahil may mga instances na hindi lang sa index card nilalagay. Pwede rin sa mga forms. So, at least, di ba, meron na kayong nakahanda. Yun. Pang-apat. So, kailangan gumawa kayo ng schedule nyo. Maganda kung makapag-prepare na kayo or ilista nyo na kung anong schedule nyo from Mondays to Fridays or Saturdays kung may klase kayo ng Saturdays. Tapos ilagay nyo yon sa likod ng ID ninyo or sa cellphone ninyo. Gawin yung wallpaper yon para in case na kailangan tignan agad yung schedule nyo kung anong next subject or sa ang room kayo, titignan nyo,
titignan nyo na lang doon. So, mas convenient, diba? Nililipad. Panglima. So, kailangan nyong magdala ng payong, pamaypay, at panyo. So, guys, take care of yourself. Hindi laging tag-ulan. So, minsan meron din mga araw na tirik na tirik yung araw, sobrang init, and kailangan yung maglakad from one building to another. Ako, na-experience ko na kasi mula dun sa dulong building, papunta dun sa kabilang dulo ng building. So, maglalakad kami nung sobrang init, kaya kailangan talaga ng payo. Lalo na ng panyo para mapunasan yung mga pawis natin sa mukha, sa likod, kasi baka matuyuan tayo ng pawis. Pati dito sa mga ganito, kasi maglalagkit talaga kayo. Huhulas yung mga makeup nyo, sinasabi ko sa inyo, kaya i-prepare nyo na rin yun. Tapos, pamaypay, yan. Para ma-reduce yung init, kasi hindi talaga may iwasang ma-experience yung sobrang init kapag naglalakad kayo. So, ayun, lagi kayo magbabaon nun. Payong, pamaypay, at panyo. Huwag na huwag nyong kakalimutan yan para maalagaan nyo yung sarili nyo. And also, dapat may baon kayong tumbler. Kasi ang ating university ay eco-friendly na. So, less plastics na po tayo. Hindi na inaalaw yung mga plastic bottles, pati yung mga plastic cups. So, for example, bumili ka sa 7-Eleven, dahil marapit lang tayo 7-Eleven or McDonald's, ng McFloat, ng Gulp or Slurpee. Tapos ipapasok mo dun sa loob ng university, hindi kaya allow ng guard kasi nga, less plastics na po tayo. So, kung bumili ka man sa labas, ubusin mo dun and huwag mong ipapasok dito sa loob ng university. Again, magbaon ng tumbler. Siyempre, lagyan ng tubig para stay hydrated, lalo na kapag mainit yung panahon. And yung mga colleges naman is nagpo-provide sila ng free water as long as meron kang tumbler. So, ano naman yung mga kailangan natin paghandaan at dapat nyong gawin? Kabisaduhin yung vision, mission, and core values ng ating Bulacan State University. Dahil bilang bulsuan, dapat alam natin kung ano ba yung vision ng ating university, kung ano ba yung mission ng ating university, at kung ano ba yung mga core values na dapat taglayin ng isang bulsuan. So yan, kailangan kabisado natin yan. Meron tayong copy niyan sa website, ng official website ng Bulacan State University. I-link ko na lang down below. So, mas maganda kung kabisado nyo na yun agad before ng pasukan. Kasi meron ding mga prof na nagtatanong kung sino yung may kabisado na agad ng vision, mission, and core values ng ating university. Malay nyo, dagdag grade din yun. Kaya, ako sa inyo, kabisaduhin nyo na ngayon pa lang. And maging familiar din kayo sa tono ng Bulso Hymn and Bulso March. Merong video dito sa YouTube yon, so i-link ko na lang down below para maging familiar man lang kayo dun sa tono ng ating Bulso Hymn and Bulso March. Importante rin makabisado yon dahil kinakanta natin yon tuwing meron tayong activities, may mga events na gaganapin sa ating school. Yung lyrics noon, nakikita nyo din sa official website ng ating university. So, i-visit nyo lang yun. Next! Yung next na kailangan gawin, mag-prepare ka na para sa introduce yourself. Sanay naman tayo, diba? Every first week ng pasukan, mapa-high school man or elementary or preparatory, meron ng introduce yourself. So, kailangan ipapakilala mo yung sarili mo. Sabihin mo kung ano yung pangalan mo, kung saan ka nakatira, kung ano yung contact number mo, at kung saan ka graduate ng senior high school. Pero, dapat mag-prepare ka na rin ng talent mo. Yes, talent mo. Kasi merong mga prof na isasama pati yung talent mo. At mag-isip ka na rin ng idea kung paano mo i-describe yung sarili mo? Kasi for sure, meron yan sa mga subjects na iti-take nyo. How do you describe yourself? Nung bada, yung maihahalin tulad mo sa sarili mo. And i-prepare nyo na yung music nyo, kung kakanta kayo, kung sasayo kayo, mag-practice na kayo ngayon pa lang. At least prepare. So yun, maghanda kayo sa introduce yourself. Pangatlo, ulit. Ito medyo masakit to. Kasi nangyayari talaga to.
matutong maghintay sa wala. Okay, meron kasing mga prof na sa first week ng pasukan, hindi sila pumapasok. So, talagang maghihintay kayo. And wala naman kasing, minsan talaga, hindi sila nagpapaalam na absent sila. So, maghihintay kayo doon sa wala. Yun nga, first week palak naman ng pasukan. Second week na sila papasok. So, kapag 30 minutes na at wala pa rin yung prof nyo, umuwi na kayo guys. Huwag nyo nang intayin. Dahil iyon ay nakasulat sa handbook na once ang teacher or ang prof is na late ng 30 minutes sa klase, pwede na kayong umuwi. Gusto niyo yun? Sa Bulacan State University ako natutong maging pasensyosa. Mula enrollment pa lang. Alam ng mga old students natin dyan ng Bulacan State University kung gaano tayo tinuruan ng patience. Diba? Oh, yan. Sure ka na. Matutong maghintay sa wala. Lalo na kapag ano, hindi naman nagpapaalam. Sakit na. Sakit. And last but not the least, enjoy nyo yung college life nyo. Mga guys and girls, college na kayo. So, learn to improve yourself. Learn to socialize with others kung ikaw ay introvert or kung ikaw ay mahiyain. So, huwag kang matakot. So, open yourself to other people. Huwag kang matakot sa negatives. Huwag kang matakot sa judgments. It's normal para ma-improve mo yung sarili mo, diba? And, ang university din ay maraming groups yan. So, kung marunong kang kumanta, meron marunong kang sumayaw, yan, may dance group tayo. Kung marunong ka sa mga instrument, yan pang banda. Meron tayong symphonic band dyan. So, pwede kang sumali doon. At kung magaling ka sa sports, pwede kang mag-apply ng varsity. So, mas mapabasketball man yan, volleyball, badminton, table tennis, chess, marami po tayong sports dyan na pwede nyong salihan. And of course, marami din tayong organizations. Organizations na tumutulong sa inyo para improve nyo pa yung confidence nyo, yung leadership skills ninyo, yung people skill ninyo. So, tuturuan kayo or dito ma-enhance yung confidence nyo na makipagkapwa-tao, makipag-usap sa maraming tao, and makapag-serve sa inyong mga co-students or sa mga kapwa nyo estudyante, kapwa nyo busuan. So, napaka-importanteng mag-engage sa gantong activities, lalo na ngayong college, kasi it will serve as also your preparation for your for facing your real life after college. So, ngayon pa lang, kung nung high school is naging mahiyain kayo, ngayong college, try nyong i-boost yung confidence nyo. Try nyong ipakita kung sino talaga kayo. Kasi merong place dito sa university kung saan ka nababagay and kung saan may improve pa yung skills mo, yung abilities mo, yung talents mo. So, ayun. Sana mag-enjoy kayo sa college life nyo and welcome mga incoming freshmen. So, nasa college na tayo. Mag-aral lang mabuti para sa incoming year, school year na to. And sana baunin nyo din yung mga sinabi ko dito. Ilang minuto akong nagsasalita tapos hindi nyo ako pakita. Okay, that's all. So, sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to subscribe, syempre. Support nyo naman ako para sa mga susunod ko pang video. Subscribe na. Like this video para makagawa pa tayo. And comment down below kung meron pa kayo mga suggestions na gustong pag-usapan. Ayun lang, sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo. Hope to see you in my next video. Thank you and mwah! See ya. Then my day I could do was the last. Then my day I could do was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no.